welcome to this special horror episode of The House of Us. Hi! Gusto niya yun, guys. Guys, oo, hello. Hello. Hi. Oo, magsasalita na kayo. Oo, natatakot na ako. Hi, hi, mag-hi kayo sa ating mga pod, ano. Yeah. This is Pat, and that cutie is Reggie, hello. Sorry. Oo, kasi first time natin itong gawin eh, may pa-background music, di ba? Mm. Tapos dahil nga, special Halloween episode natin to. At alam ko na kayong dalawa ay hindi masyadong mahilig sa nakakatakot, di ba? Tama ba? Uy, ano yun? Parang gabi ng lagim ba ito? Star City ba ito? Natatakot so, na ako. Kahit maliwanag dito. So, ang tanong ko, guys, is, do you believe in ghosts? Very generic mo, pero yan. Do you believe in ghosts? Ako, I believe na meron tayong hindi maipaliwanag na mga bagay, hindi na ipapaliwanag ng science, and madalas din hindi na ipapaliwanag ng religion. Pero nag-e-exist sila. Yun yung aking opinion. Yun ang yung paniniwala. Yan ang paniniwala ni Kat na hindi naman nanonood ng nakakatakot. Oo, yan. Sige, Kat. Ikaw, Kat. Kasi alam ko talaga hindi ka nanonood, di ba? Takot ka, di ba? Takot. Hala. Ayun, pero ako ano... I believe in supernatural. In supernatural. So, parang included kasi siya. So, di ba? Mm-hmm. Isa siya sa mga supernatural occurrences. So, yeah. Hmm. Pero ano, may na-experience na kayo? No. Ayoko. Ano mo? Ikaw, B. Ako, ano, hindi naman to lingid sa kaalaman ng mga kasama ko sa bahay sa Makati. Uy! Stay pa kami doon. Wait lang, agad-agad na to. Oo. Sineset, Kat, unti-unti natin sineset yung mood for you. Tama yan. Okay, sorry. So yun, noong unang bahay namin sa Makati, meron kasi kami noong unang nilipatan. Kami nung mga kasama ko, nung mga classmate natin, si EJ, si Cedric, si Maricard, saka si Mary. So yun, yung bahay na yun, medyo hindi ko naman alam na kind of haunted siya. Kasi wala naman ako nararamdaman. Pero, ang nangyari pala, dun sa room nila Maricard, saka nila Mary, merong si Maricar kasi kada matutulog daw siya magigising ng 3 AM constant yon, tapos maalimpungatan, so hindi niya lang pinapansin. Tapos one time natulog doon si Mary doon sa same room na yon, binangungot si Mary. Yun pala yung mga instances na nagigising si Maricar ng 3 AM. Meron pala talagang nakatingin sa kanila. So yun yung parang, nung nalaman ko yun, nandun pa ako sa bahay na, tapos ako lang mag-isa. So parang hindi ko naman siya directly naramdaman, pero parang natakot na ako. umpisa pa lang yan, Kat. Ayak na. Alis na po ako. Opo, i-cancel na po natin yung podcast na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Ito ang magandang gabi. Bayan. Ay, ganon. Oo, Kat, kaya pa, Kat. Go. Kaya pa, Kat? Go. Kasi ako naman tapos sa amin. Meron ka pa, oh, sige ko. Then naman sa bago naming, condo, kasama na namin si Rom, si Charmaine, si Mary, si Maricard, saka ako. Dun sa CR namin, medyo kapag naliligo kami, ako, pag naliligo ako, may na-experience ako na parang dumaan na sobrang lamig. Oh tapos na-confirm ni Rom na may ganun din daw siyang naramdaman. So,
Kaya ngayon, nandito na ako sa Bulacan. So, yung tama, tama yung choice natin na ano, once lang tayo pumunta dun sa ano. tama pa rin yung choice ko. Once lang ako pumunta Patrik, dun sa dorm. Anong kwento mo? Hindi, ito ang kwento ko kasi virgin pa talaga ako. Okay, walang relate. Hindi. Sorry, sineset na nga pala natin yung mood. Yung nga pala. Okay. Hindi kasi nung bata pa ako, ano, parang kwento na sa akin ni ina na nung nandun pa kami nakatira sa Manila, parang sa aming tatlong magkakapatid, ako daw yung parang lagi may kausap. Oh, ako yung lagi, yung parang nakikipagtawanan, kahit walang tao doon. Ganun. Tapos, nung lumipat na kami dito, doon sa bahay na namin dito sa Bulacan, ano, parang dami ko na experience doon. Parang may time na, di ba tayo, lagi tayo natutulog sa tanghali. Kasi doon hindi ka lalaki, doon na, kaya wala kang Jollibee pagising. Hindi natulog ako, natulog kami doon magpipinsan. Tapos, parang basta may uwang doon, basta may space na nakikita ko yung paa ng tao. Tapos alam ko na yun yung yaya namin. Nasa, ewan ko, noong time na yun, basta curious ako, pinapanood ko lang siya ba naglalakad siya. Di, paa na lang yung nakikita ko, di ba? Sabi ko, ang tagal niya naman doon sa kitchen. Pumunta ako sa kitchen. Walang tao. Tapos nagulat ako, unti-unti siyang bumababa mula sa hagdanan. Hindi, parang ako parang, oh my gosh. Okay, that's spooky. Kaso nga lang, dahil bata pa tayo, elementary pa lang, hindi ko siya masyadong pinapansin. Basta naalala ko lang siya lagi. Discuss mo yung bahay niyo, kasi di ba, ano, yung taas niya medyo kahoy. Yeah, kahoy. Tsaka kaya, luma siya. Sobrang creepy. Ayun, di ba? Mm-hmm. Wait. Yung bahay, lumalakit-ngit na ano. Oh, yeah. Ano, I mean, for real ba? Talaga bang paa yung nakita mo? Baka hindi naman. Mm-mm. Kine-question ba yung credibility ko? Char. Neo, totoo ka. Paa talaga siya. Alam ko ngayon, chinelas ng yaya namin. Yun talaga, promise. Hanggang sa, kasi, oh my gosh. Yung bahay kasi namin na yun, dati yung daycare. Bago ha? Yeah. As in, dati siyang daycare. Basta parang school siya dati. Yung bahay niyo mismo noon? Yung doon sa may dati? Oo. Uh-oh. Actually, hindi naman namin siya bahay. Nire-rent lang namin siya. Parang pinarent na lang din siya para, alam mo yun, hindi mabulok yung bahay. Kasi di ba, pag walang nakatira, doon siya mas nasisira. Yun din, kaya ano doon sa bahay, ang daming mga creepy stuff na alam mo na gamit nung school dati doon. Ganon. E di yun nga, syempre, puro bata daw dati doon. Tapos, nung elementary days, magpauso kami ng laro na parang taguan sa dilim yung tawag. Kasi yung room kasi namin doon, ang laki. Talagang spacious siya na kahit parang 7-8 kaming nagtatakbuhan doon. Scary lang kasi mga bata pa. Tapos naka-off yung lights talaga. Ang nag-i-illuminate lang nun is yung galing dun sa moon, parang ganyan. Sa full moon, ganun. Oo. Sobrang dim lang niya talaga. And then, nung ko na lang na-realize na parang kahit na madilim siya, mayroong isa or dalawang bata akong very, ano bang tawag dun? Yung kahit na madilim, alam kong nandyan sila. Kasi parang sa paningin ko, para silang glow in the dark, ganun. Tapos up to Hala, now. Pero hindi sila totoong tao, ganun. Yeah, oo, hindi pala sila totoo. So, syempre, bata pa ako, hindi ko pa yung masyado yung insult. Tapos noon ko lang na-realize na kaya pala sabi ko, ba't ganun? Pag pumupunta kasi yung mga kamag-anak namin sa amin, makapambahay lang, casual lang, ganun. Yung kanilang itsura talaga nila, parang yung batang nakadress, yung lalaking bata, nakapolo, yung ganun. Pero nung time na yun, hindi ko yun inaano, basta parang wala lang siya. Naglalaro-laro lang kami. Yun. Basta sobrang daming kong na-experience yun sa bahay na yun. Pero kung tatanungin niyo kung may experience ko dito sa bahay namin na yun, Wala pa naman, oo. So, okay ka pa, Kat? Kaya pa? Hindi na po, mga kaibigan, sa mga nakikinig sa podcast, hindi na po kasi kasi. Opo. Mukhang after 5 minutes po, mawawala na po kami ng isang member. Ang hirap. Tapos hindi pa kayong dalawa nanonood ng ano.
Sorry na ako naman. To defend myself, nanonood naman ako. Kaya lang, ang requirement ko, una, dapat gantong daylight. Pangalawa, may kasama. Pangatlo, hindi gruesome. Yan. Yan yung mga requirements ko na dapat kapag manonood ako ng horror or suspense. Kasi kapag nanonood ako ng horror, kasi may genre na sobrang gruesome eh, di ba? Yeah. Sobrang gruesome. Sobrang, alam mo, superlative naman nun. Gruesome siya na talagang parang yung, medyo ano kasi ako eh, hemophobic kasi ako. What's that? So parang, parang takot sa dugo. Ah. Takot sa huge amount of, ano, volume ng blood. Hemo from hemoglobin? Yan, parang ganun, oo. Hemophobic. Tapos, kapag ganun kasi, parang hindi ko kinakaya. Although yung eksena, hindi naman nakakatakot, hindi naman relative sa supernatural. Kaya lang, parang nagstay kasi sa mind ko. Like for example, yung mga series ng Final Destination, yun. Mm. Diba, pinapakita yung mga ano doon. Tapos yung mga, hindi naman siya horror, pero yung mga, ano, yung mga revenge film na sobrang, yung Saw, yun, sobrang ano kasi noon. Tapos, pero nanonood ako ng mga ano, ng ano ba, mga true Philippine ghost stories. Uh-huh. Long that day. Oo, yung mga ganon. Yung mga nginig, ganon, magandang gabi bayan. Hmm. Yan, yung mga ganon. Nanonood naman ako ng ganon. Hmm. So speaking of nanonood, hindi ka talaga. Ako. Feeling ko hindi yan. Napanood namin yung ano, namin. Kasi never ako nanood ako lang mag-isa kapag horror. Lagi din ako may kasama. Ayun, I mean yung mga, alam niyo yung mga dating Annabelle, yung mga ganon. Insidious. Insidious, ayan, yung mga ganon. I mean, yung Final Destination installment din. Conjuring. Ayun, okay. In, ata, nakalimutan ko ni. Napapanood, pero, napapanood mo kati yung pinsan, kunwari. May mga, biglabing lang kumakas. Ganon. Ayan. Oo, ata. Ata. So, yan. Pero, buti brinot up nyo. So, magbibigyan ako ng disclaimer na yung pag-uusapan natin ngayon since sa akin nyo binigay yung bas-bas ng episode na to is SPG talaga siya, guys. So, I'll be talking about tragedy, death, and supernatural experience. So yun, kilala ang Philippines sa iba't ibang klase ng nabahan ako doon. Okay. Kilala ang Philippines ulitin ko kata. Kilala ang Philippines sa iba't ibang klase ng mga urban legends, diba? So yun, meron tayo ng mga tik-tik, yung mga nanguhan ng baby, mga aswang, tikbalang, and everything. Pero ang sabi naman nila, yung mga ganong klase daw ng mga urban legends, mga supernatural entities, eh panakot lang daw nung time ng mga Kastila para daw tayong mga Pilipino huwag nang lumabas pag gabi na. So una gusto ko yun yung i-touch natin. Personally gusto ko siyang pag-usapan. Kaso naisip ko, bakit hindi tayo pumunta sa realidad ng buhay? Diba sobrang lalim na nito? Can I get an amen for that? Amen. Okay. So pag-usapan natin ngayon, it's a true event that happened here in the Philippines. Familiar kayo sa Manila Film Center? Sige, kung may background knowledge kayo tungkol. Sa may CCP complex pa. Yeah, ang galing. Yan. Yun lang. Ako, ang alam ko lang doon, yung kwento doon, yung parang merong huge number of people na nandun mismo sa Manila Film Center. Tapos parang nagkaroon ng nag-collapse. Actually, yan na yung building. Ay, sorry. So yun. Yun lang yung alam ko. Nag-collapse yung building. Tapos marami tama namatay. Tama naman. Oo, yeah. So actually, yun yung gikwento ko, Reggie. Ni-research ko to. Oo. Okay na, tama yun. Ni-research ko yun. At least binigyan mo na sila ng insight kung anong nangyari. Si Kat, tama si Kat. Si CCP complex siya. So, malapit siya sa cultural center. Yeah, oo. Pero saan banda doon? Alam ko lang kasi doon sa area na pero hindi ko alam kung saan banda doon. Malapit siya sa cultural center. Malapit siya sa Star City.
Basta nandun siya sa vicinity na yun. Malapit din siya sa Sofitel. Basta nga. yun yung parang, ano bang tawag dun? Ang hirap niya i-explain kasi hindi siya masyado talagang pinupuntahan ng tao. Hindi parang siya... one time pumunta kami dun para lang bumaling. Gumanon lang kami sa rampan. Tapos gumanon. Kasi ano siya? Place? Parang yun ang tanda ko. Basta gumanon lang kami. So yun, nasa complex siya. So pag pumunta kayo let's say ng cultural center, malapit na siya doon. Actually, ang alam ko, may mga group of people na nag-o-offer ng ganong klase ng tour. Actually, may ganong klase kasi talaga ng tourism. Parang yung iba ang tawag doon is dark tourism. Okay. Yung pupunta ka sa mga haunted places kahit sa ibang bansa, actually talaga may ganon. So okay, bakit ba tinayo yung Manila Film Center? Tinayo ang Manila Film Center kasi gusto doon i-hold ang first ever Manila International Film Festival. Ano yun? May nagkasalita. Noong time kasi na yun, ano, si Imelda Marcos, yun, yung mga Marcoses pa. So parang under siya ng yung era niya, pag sinaset natin yung setting. Marcos Regime. Okay. Yes, kasi isa talaga si Madam Imelda, isa sa mga naging parang project niya or pinagbigyan niya ng pansin talaga is yung arts, tradition, practices ng Philippines. Mm. So, ang dami niyang naging project tungkol sa arts ng Philippines, yung mga tradition. And isa na to. Mm. Kasi gusto niya rin ipakita sa buong mundo na kaya ng Philippines makipagsabayan. Yung sa France, yung Cannes ba yun? Cannes ba yung... Cannes? Yes. Yeah, Cannes Film Festival. Ganon, gusto niya maging ganon. Ang gusto niya, ang visualization niya sa Philippines is maging Cannes of Asia. Mm. So, sobrang bongga nung ano niya, diba? Nung iniisip niya. Okay! Nagsimula yung construction ng 1981. At alam niyo kung kailan siya gagamitin? 1982. One year lang po. Mm-hmm. Actually, ano to eh, sobrang ma-amaze. Actually, hindi ko mo ma-amaze kayo or masushook na lang tayo dito kahit yung mga nakikinig sa atin. Okay, construction. Ang budget na nilaan ng Philippine government doon is $25 million. And sabi, yun daw ay supposedly allocated for the new wing of Philippine General Hospital. Supposedly. Wow. Yeah. So, imbis na sa hospital nilagay dun. Sa Manila International. Ay, sa Manila Film Center. Okay. Ang labor force nito, feeling ko makaka-relate si Bidal sa engineer. Ang labor force nito is unbelievable. Gaano ka-unbelievable? Nag-hire sila ng 4,000 workers para buuin yung film center na yun. Wait, hindi ako naniniwala. Unbelievable. Bakit? Hindi ako naniniwala. O, diba? Sabi sa'yo eh. Teka, wait. Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki ba muna? Actually, Kat, yung tungkol dun sa laki, hindi ko yun na-research. Oo, talaga. Oo, pasensya na. Hinaan lang natin yung dana. Pero malaki siya kung sa malaki. Oo. Basta yung in terms dun sa malaki, mas malaki sa bahay ko, Kat. Mas malaki sa bahay natin, combined. Anyway, siguro nakapunta na ba kayo sa CCP? Yung mismo CCP? Oo. Medyo ganon parang, or medyo maliit? Ganon. Parang ganon. Parang ganon. Malaki. Parang, malaki din talaga. Oo, malaki siya. Oo, malaki siya. Oo, okay. Malaki. Oh, next malaki, question. Oo. Oh yeah, ang daming question. Katanin ka. Sorry na. Oh, sige, okay lang. Okay lang. Ano yun? Enough ba yun? Or masyadong marami yung 4,000 workers? Kung iisipin natin, actually, hindi pa tapos yung sasabihin ko. Ay, sorry. Inuunahan ba kita? Hindi. Nag-hire sila ng 4,000 workers para sa 3 shifts kasi 24 hours yung construction. Ah, I
si... Kaya madami yung hinire nila. Kasi talagang 24 hours. Mm-hmm. 3 shifts yun na. Mm-hmm. Tapos, di ba sabi ko nga, unbelievable. Mm-hmm. Unbelievable. Okay. How unbelievable is unbelievable? Okay. Dun sa nabasa kong tawag ng articles sa internet, meron silang tinatawag na grand lobby. Okay? Mm-hmm. Dito na natin mabivisualize kung gano'n siya kalaki. At ha, okay. Masagot ko na yung tanong mo kasi gusto ko talagang masagot. Unti-untiin natin yan. Oo, unti-untiin natin. Yung grand lobby, sa estimation nila, it will take 6 weeks para matapos. 6 weeks yung lobby pa lang, ha? Mm-hmm. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba, how unbelievable is unbelievable? So, ang 6 weeks na yun, hindi yan pwede sa mga Marcoses. Alam nyo ang nangyari. Mm-hmm. Out of the 4,000 workers, yung 1,000 workers is pinag-focus nila sa grand lobby. Inassign. So, yeah, inassign nila doon. Yung sinasabi na 6 weeks, alam nyo kung ilang araw nila ginawa? Araw? Ginawa nila ng 72 hours. What? Or equivalent to, equivalent to how many days yun? 2 to 4 days. What the? Oo, ganun. So, yung 6 weeks, nagawa nilang 72 hours. Wala pang isang linggo. Yeah. Diba? Parang, kasi gusto talaga nilang matapos. Yeah. Oh, pero, I mean, siguro, kaya naman nga, diba? Pero, ang tanong kasi nun is, yung mismong structure eh. Like, yung materials na kinamit and totoo everything. Yeah. Usually kasi kapag ganong madali, in terms ng construction side sa engineering, halos wala ng ano yun, quality assurance and quality checking. Ah, talaga po. Yung mga ganon. Bilis, no? Oo. Like for example, siguro, pababain natin ng konti yung term, kapag naghalo ng semento, tapos binuhos na agad. Binuhos na agad dun sa foundation. Parang ganon. Ano ba dapat? So, parang dapat papatayuin mo muna yung semento, yung foundation ng at least siguro mga 1 day or 2 days. Pero para ang nangyari, yun, buhos, tanggal. Parang ganun kabilis. So parang wala nang time matuyo ng ayos, ma-form ng ayos yung mga foundations, yung mga beams, yung mga ganon. Tama. Actually, tama si B. Kasi nung nagpagawa kami nitong sa bahay, parang di ba nagbuhos para sa second floor. Mm-hmm. Parang naghintay pa sila ng 2 weeks. Mm-hmm. Ayun, dapat ganoon. Parang naka-rest. Kasi so, hindi naman nga, pwedeng, hindi naman pwedeng hipan mo lang ng hipan yung ano. Yung semento para matuyo agad. Totoo. Kahit tapatan mo siya ng electric fan, di ba? Kahit 100 na electric fan, hindi talaga. Yan, so, oo. Sabi ko nga sa inyo, dahil sa power and sa money ng mga panahon na yun, inagawa nila ng paraan na to turn that grand lobby from 6 weeks to 72 hours na lang para maipush na. Okay. So, nandito na tayo sa the disaster part. Okay. Di ba, nagmadali sila ng construction. Around 3 a.m., di ba, the cliche, talagang 3 a.m. nangyayari, di ba? Around 3 a.m., noong November 17, 1981. November 17 na, ha? Ang alam ko, ang target date nila is January. Oh, okay. Mm-mm. Basta parang within that quarter. So, ano na lang? More than a month. Mm-mm. Parang talagang, sobrang itli na lang. Alam niyo nangyari? B, pag sinabing scaffolding, ano yun? Parang, scaffolding, yun yung mga tinutungtungan ng tao na mga dugtong-dugtong na mga bakal. Okay. Yun yung scaffolding. Okay. So, ang nangyari, nung 3 a.m. nung November 17 nga, parang ilang months or days bago yung pinaka-event, gumuho yung scaffolding ng fourth floor. Alam niyo, parang sa visualization ko, dun sa mga napanood ko din, parang siyang nagkaroon ng di parang sinkhole. Sinkhole ba? Kasi parang gumuho yung fourth floor,
gumuho na din yung ibang floor kasi bumagsak siya. Yes, hanggang sa mismong ground. Ganun yung nangyari. So parang kung ganyan siya, bumagsak to, ito bumagsak na din dun sa pangalawa hanggang sa bumagsak talaga, collapse siya. Kasi so, lahat yun, ano eh, hindi pa yata tuyo ng ayos. Eh, ang bibigat ng scaffolding natin. Yeah. So, kumbaga, dapat ang ginawa doon is parang, let's say, kung kailangan 2 weeks siyang naka-rest, 2 weeks mo siya ng rest. Kaso nga lang, talagang nagmamadali sila kasi gusto nilang makapag yung deadline nila. So, ano nangyari? Hindi na tuyo, tama si B, hindi na tuyo ng mabuti yung mga semento. So, sabi nga nila, parang hindi na sila naghintay ng proper time, ng estimated time para matuyo. Ang ginawa is, gumawa na lang sila ng gumawa ng mga floors. So, ang nag-suffer nun, syempre, yung mga workers, di ba? Okay. Nung gumuho na yun, syempre, ang nakakaalam pa lang nun is yung management. Di ba? Yung management, tsaka yung mismo nandun sa site. Okay. May isang tao, ang name niya is Nena Benigno. Okay. Si Nena Benigno, meron siyang father na nung time na yun, yung father niya is isang press secretary tsaka columnist. Si Nena, public relations officer ng Manila International Film Festival. So, talagang, ano bang tawag dun? Yung work niya as PRO for that particular event and for that building. So sabi nung tatay niya, bilang yung tatay niya is isang columnist, punta ka doon kasi gusto ko yan gawa ng storya. So pumunta na siya doon bilang pwede naman siya kasi nga PRO siya nung event na yun. So according kay Nena, kay Ma'am Nena, nung pumunta siya doon, ang inabutan niya is may mga workers na naninigas na sa semento. Yeah. Sorry, ito na, nandun na tayo sa part na medyo gruesome. Wait lang, tinabunan na lang? Hindi. According dun sa kanya, ano, parang, yung kumagay aftermath niya, yung parang, may nare-retrieve pa. Hanggat may nare-retrieve daw. So, yung mga nare-retrieve is, yung iba, patay na. Yung iba, buhay pa. Pero, karamihan is mga, di ba yung sa semento, naninigas na sila. Naninigas na. Tapos, talagang... Quick fact lang, kapag sa ano, sa paggawa ng building, sa pagtayo ng mga high-story building, usually, sa side ng contractor, parang hindi naman lagi nangyayari, pero may mga horrors din kasi sa construction na kapag, for example, sa isang mataas na building, lagi may nag-aalay ng buhay. Huh? Sabi nga daw. Na isang construction worker. Huh? Lagi may nag-aalay ng buhay kasi like for example, nabagsakan ng ganito, nahulog sa ganito, yung mga ganon. Parang laging may namamatay. Oh yes, God, yun yung parang, yun yung ano daw, yun yung parang nagpapatibay dun sa building. Oh kasi di ba like for example, may mga pamahiintay na yung pagbagong building, pinapahira ng dugo ng manok, yung mga ganong folklore na ano na pamahiin na susundin pero usually kapag sa high story building daw kapag ginagawa usually yung mga construction worker yung nag totoong dugo na lang tao yung nag yung kasi di ba parang lang sa building parang ang lumalabas B parang pag mga ganong high story building parang laging may aksidente. Yes, ganun. Hindi naman sa hindi maiiwasan kaya lang meron talaga mga reckless na mga workers minsan na hindi nakalimutan yung ganito, nakalimutan yung ganyan. Yun. That would result to fatal death talaga. So yun nga nung pumunta siya doon, nakita din niya na since hindi pa sobrang tuyong-tuyo yung semento kasi nga 'di ba kakabagsak lang. May mga tao na pinupull out from that cement na talagang ine-effortan ng mabilis na pag-retrieve. Kasi kung hindi, maninigas na sila dun. Tapos ito yung parang nabother din ako. Nabother ako nung nakita ko yung story nga. Is, sabi niya,
merong isang lalaki doon na kalahati na ng katawan niya is parang naano na siya sa semento. Parang nalubog na siya sa semento. And then, yung mga workers doon na okay is pinipilit na para hindi ma... Kasi nasa state of shock na siya eh. Yung construction worker na yun. Siyempre, kalahati ba naman ang katawan mo nakabaon sa semento. Nasa state of shock na siya. So, para hindi siya... Kasi pag nag-state of shock ka, yung oxygen levels mo, yung... Basta yung something na scientific na hindi ko na siya masabi, yung medical terms. Pag nagtuloy-tuloy yun, mamamatay ka. Pag nagtuloy-tuloy yung state of shock na yun. Di ba November siya nangyari? Mm-hmm. Sabi dun sa article, para daw mapakalma yung tao na yung construction worker na yun, is kinakantahan siya ng Christmas songs. And unfortunately, namatay yung construction worker na yun. Nagtuloy-tuloy na yung state ng shock niya. Tapos, yun nga, kung feeling natin very heartbreaking na yung pangyayari na yun, actually, mas heartbreaking dahil nangyari yun nung martial law era. So, ang ibig sabihin nun, what does it imply? Nagkaroon ng total media blackout. As in. Kasi ayaw nila, syempre, dun gagawin yung event. Ayaw nila na magkaroon ng sobrang daming issues, di ba? So, ano nangyari? Yun, dahil nga martial law, blackout talaga ang media. So, alam nyo, it took 9 hours para makapasok yung mga rescuers sa loob ng site. 9 hours pa bago sila makapasok. So, anong dadatnan nila dun, di ba? Bangkay na. Totoo, very true. Bangkay na. Karamihan ng mga nung na-retrieve syempre nila. Bangkay na. Okay. Sabi dun sa article, approximately 168 yung mga workers dun na namatay. Pero parang sa nabasa ko, ang official number of deaths na reported is 7 lang. Di ba kung ikaw, maniniwala ka ba doon sa 7 na namatay kung alam mo na 1,000 yung hinire para doon sa building na yun? Saka let's say, ang nag-collapse is 4th floor, 3rd floor, 2nd floor. 7 lang yung tao na mamamatay doon. I mean, ako hindi ko sinasabing dapat madaming namatay. Pero parang hindi naman ata posible na 7 lang yung namatay. And sabi nga nila, dahil nga martial law era, 3 days after nung event na yon, wala nang kahit na isang balita ang lumabas about it. So after 3 days, nakalimutan na siya. So syempre, ng mga Marcoses, itutuloy pa din ito, lalo na si Madam Imelda. So ituloy ang construction. What? Tinuloy pa? Yeah, tinuloy nila ang construction. So, nung tinuloy ang construction, doon na nagsimula yung mga nakakatakot na pangyayari doon sa place. Kasi di ba kung isipin mo, semento na yon, bumagsak na siya. More or less, meron talagang mga hindi na-retrieve na bangkay doon. Pero, pinili pa rin nilang ituloy. So, okay, anong nangyari? According sa rumors nung time na yon, may isang fortune teller na nagsabi kay Aimee Marcos, mm-hmm. yung anak, si Madam Aimee, na Aimee Marcos, pag ikaw ay nag-step foot sa Manila Film Center, mamamatay ka. Mm. Yon ang sabi ng fortune teller. So hindi natin alam kung yung fortune teller ba na yon or yung psychic na yun is nagsasabi na magre-revenge sa'yo yung mga workers na namatay dahil sa kagustuhan ng mama mo na magmadali. Okay, on the day of the event, nagkaroon ng mga, actually before the event pa pala, nag-perform sila ng iba't ibang klaseng rituals. Catholic rituals, exorcism, Chinese rites, pagan rites, basta lahat. Parang talagang nag-effort sila na if ever na may bad spirits doon is mawala. Kasi ayaw nga naman nila na may mangyaring masama pag yung mismong event na, di ba? Okay, on the day of the event,
nag-invite sila ng mga katutubong igorot na magkaroon ng parang spiritual rites doon. So ang ginawa ata is pinagpatay ng mga hayop. Parang sinabi ni Dio, nag-aalitan ng dugo. Parang ganun yung nangyari. And dun sa nabasa kong article, Via Mare, yung Via Mare restaurant, yun yung magki-cater sa kanila. Pero sabi lang, si Amy Marcos daw, ang ipapakain niya daw dun sa mga igorot na gumawa ng ritual ay yung mismo mga hayop na pinatay nila. Well, what the fuck? Yeah. Ganun siya kaha. If totoo man yun, ganun siya katigas. Oo, diba? Okay. The day of the event, syempre ang dami ng tao, kumuha sila ng usherettes from exclusive girls school. So, mga usherettes. So, sabi ng mga usherettes na yun, nung nasa backstage sila, may mga foul odor silang maamoy. Which is kung sa interpretation natin, syempre, yun yung kasi sa spiritual world, wow, psychic. Okay. Kasi ang hindi ko talagang manood, siya ka magbasa ng ganito. Pag may foul odor kang maamoy, merong spiritual entity or more or less evil entity na nandun sa room na yun. So yun na. Pag may naamoy kayong ganun, guys. It's either foul odor, let's say, ng, alam yun na, ng gems, or ng dugo, ng ganun. Or ng parang, alam niyo yung parang amoy ng, may, let's say, may namatay na rat. So, may namatay na rat. Ganun yung amoy niyo. So, okay. Ang sabi pa is yung mga namatay daw doon ng mga construction workers ay nagpakita din nung day na yun. Nagpakita sa mga nagtatrabaho sa Manila intern, ay sa Manila Film Center, tsaka sa mga guests. So, kung isipin mo, kung imaginein mo nandun ka sa event na yun, hindi mo alam kung yung nakasalubong mo ba, e buhay pa, patay na. Ganun siya ka, ganun yun, ka creepy. Okay, dahil nga nabanggit ni B ang Halloween special, yung Magandang Gabi Bayan, syempre hindi pinalagpas ng Magandang Gabi Bayan itong pangyayari na ito. Okay, maraming mga ano siya, hindi siya alam tawag, hindi siya factual. I mean, walang nakasulat about doon. More on testimonial siya. Kwento ng mga taong naka-experience doon. So, kung fact siya, it's a fact kasi na-experience daw nila yun. Okay. Merong isang lalaki na nagtrabaho doon. Kasi syempre, di ba, after nung film, International Film Festival na yun, talagang nagkaroon na talaga ng mga shows doon. So, kailangan may tao, may office. Yun. Parang nag-CR sila sa isang part ng Manila Film Center. And then, hinintay niya yung friend niya na nag-CR. Pareha silang lalaki. Basta nagulat siya, may bumagsak sa paa niya. Pagtingin niya, bumbilya. Pero nung tinignan niya yung taas, wala naman siyang suksukan ng bimbilya. Yeah. Okay. Meron namang isang employee doon, babae, na parang gabi na, tapos nag-work pa din siya. Ang sabi niya, nakarinig daw siya ng panaghoy. Parang medyo Oo. Panaghoy is malalim na term for parang moan for suffering. Outcry. So, parang outcry. Parang nakarinig daw siya ng mga ganun. Sabi niya, alam niya sa sarili niya na hindi siya pinagtitripan ng mga co-workers niya. Kasi alam ng co-workers niya na matatakotin siya. So, alam niya sa sarili niya na, hindi, itong mga naririnig ko na to is possible na naririnig ko yung parang mga fragments of the past. Parang ganun siya. Okay, ito yung dito ako na bother, at saka natakot, kaya kumapit na kayong dalawa. Pwede ba? Huwag mo nagsabi yan. Ganun ka lang, alis na muna kami. Ganun na kayo. Wait, tanggalin muna namin yung earphones sa amin, tapos sila na lang yung makikinig. No, kwento mo na lang sa kanila. Okay, parang babae na naman siya, worker din siya. Mm-hmm. Natulog siya doon.
Bakit? Siguro, ewan ko siguro may deadline sila or something. Natulog siya doon. And habang natutulog siya, alam niya din sa sarili niya natulog siya, pero somehow siguro nananaginip siya. At ang napapanaginipan niya, actually hindi siya visual eh. More on, anong tawag doon? Kat? Auditory. Auditory. O, anong tawag doon? Oral. Sa oral. Parang ano siya, ang narinig niya daw is, nagkakagulo. Nagkakagulo sa place na, as in, ang ingay daw. Parang, nakarinig siya ng mga, yung bata, sagipin niyo yung bata. Oh, yung ano, tulungan niyo si ano, nalulubog siya, ganyan. Basta sobrang ingay daw. Kasi pala, dahil nga ang daming workers na hinire para doon, meron din palang barracks sa loob nun. So, yung mga construction worker, pwedeng nagdala din sila ng family nila doon. Dahil nga hindi na sila uuwi. So, possible na yung naririnig nun is yung sinasabi na, uy, sagipin niyo yung bata. So, pwedeng anak yun, isa sa mga anak ng mga construction workers na nandun. Okay, so syempre, hindi naman mawawala sa atin sa Philippines yung mga psychic. Ako personally, hindi ko masabi kung maniniwala ako. Kasi, I don't know, ha? Pero kasi, sabi nila na yung mga, let's say, mga psychic na gano'n is ang power na ginagamit nila is hindi siya power from God. Dark? Magic? Yeah. Parang gano'n. Sa iba siya nang gagaling. Kumbaga, syempre, kung isipin mo, may mga priest na nag-aral ng ilang taon for exorcism, di ba? And hindi lahat ng pare pwede mag-perform ng exorcism. Talagang piling-pili lang sila. So, ang sabi is, sa ibang element nila nakukuha yung power nila, ng mga psychic, yung kung paano sila nakakapag-usap sa mga patay. So, ang ginawa ni Kabayan Noli de Castro, kumuha siya ng dalawang psychic. Okay? Yung isang psychic, siya yung magsusulat sa papel ng mga naririnig niya. Tapos, yung isang psychic naman, ang mag-i-interpret ng kung ano man yung sinusulat nung kasama niya. Okay. Ang sinulat, isa sa mga sinulat ng psychic and in-interpret ng isang psychic is ang Manila Film Center daw ay naging tahanan na din ng mga iba't ibang klase ng kaluluwa. Meaning, yung mga construction workers, meron na sila, na namatay doon, meron na sila kasama iba. Kasi sabi din, usually yung mga ganong haunted places, yung mga maraming namatay or yung hindi na nagagamit, usually doon pumupunta yung mga spirits na ligaw. Mm-hmm. Kasi nandun yung energy. Mm-hmm. Kumbaga meron silang same energy na nafe-feel doon. Okay. Tapos, dun sa episode na yun na Magandang Gabi Bayan, nakipag-usap daw yung isa sa mga namatay na construction workers doon. And sabi nung psychic na sabi nga nung namatay doon, and I quote, sabi, malupit ang nakaraang administrasyon. Ang taong walang alam kung hindi ang ipaghahambog ang ng lugar, meaning ipagyabang ng lugar. Sabi niya, wala sa lugar o sa panahon. So ako parang, so yun, hindi ko alam kung maniniwala ako doon, yun sa sinabi na yun ng psychic. Pero kung totoo man yun, meaning talagang yung mga construction workers na natabunan doon ang buhay is hanggang ngayon, hindi pa din talaga natatahimik. Okay. Yan, tapos na tayo doon, guys. Tapos na tayo sa nakakatakot na yugto na yun. Ang nangyari na doon is natuloy yung event. As in, talagang ang daming show, ang daming ganyan. Pero siguro nga, nagkaroon na ng sumpa ang Manila Film Center. Kasi after nung mga event na yun, after nung mga maingay and grinding mga palabas doon, unti-unting nalugi ang Manila Film Center. Okay. As in, nalugi siya. Hanggang sa may time nga daw na pinayagan na ng mga Marcoses
na magpalabas dun ng soft porn. Yeah. Magpalabas dun ng mga movies na medyo close to something like that. Mm-hmm. Para mabawi yung feels. And sabi nga nila, sandamakmak na kalalakihan daw ang pumipila dun para manood yung mga movie na yun. At alam niyo anong nangyari? Mm-hmm. Hindi pa rin sila nakabawi. Hindi yun ang naging sagot para mabawi nila yung mga nawala sa kanila. Hanggang sa may mga nag-show pa din doon. And actually, may mga celebrities na nagkaroon ng parang mga testimony regarding doon sa horror experience nila yun sa Manila Film Center. So, after ilang years, kilala niyo si Howie Severino? Mm. Yes. Yeah. Si Sir Howie Severino, parang isa sa mga naging topic niya ata sa Eyewitness is yung itong Manila Film Center. Gusto niyang balikan yung mga nangyari dati. And surprisingly, pumunta siya sa Pasay Police District. Parang ganun. Yung Pasay Police District, noong time na yun, diba, dahil nga nasa Pasay yung CCP complex, sila yung nagresponde noong time na yon. Pero, again, surprisingly, walang nakasulat or walang kahit na anong nasusulat regarding sa nangyari noong November 17, 1981. As in daw talagang wala. Kasi parang ang nangyari nga is after noong nangyari na yun, hindi na siya napag-usapan. Ang napag-usapan na is yung mga multo. So parang natabunan na yung facts. Nung ilan ba talaga yung namatay? Diba? Sino ba talaga ang may kasalanan? Sino ba ang dapat mag-iin? So talagang hanggang ngayon, walang nakakaalam ng talagang mga eksaktong nangyari. So yun, unfortunately, sad to say, pero kung walang records na nagpapakita kung ano nangyari doon, forever na nating hindi malalaman kung ano ba talaga yung eksaktong nangyari noong November 17, 1981. Bino, ang creepy. And with that... with that na... Wait, may tanong ako. Pala. Oh, yes, yes. Actually, Nag-set foot ba si Amy Marcos doon? I think, yeah. I think so. Kasi, ano yun eh, parang feeling ko ah, kasi kung yung cans, yung parang naging cans natin dito noong 1982, is iba't ibang bansa talaga yung pumunta. Iba't ibang delegations from different countries. So, si Amy Marcos, I think, pumunta siya doon. Nang walang kapararakan. Siguro sabi niya, excuse me, I'm the first daughter. Ganon. I ain't bothered. Ganon. Actually, nag-isip ako ng takeaway nito kanina. Sabi ko, ano yung magandang takeaway para dito sa episode na to? Naghanap ako ng quotes, pero wala akong nakitang quotes. Oo. So, sumuko si Google. So, ang nangyari, nag-reflect ako, guys. Oo. And actually, yung takeaway ko for this special horror episode natin, Halloween episode, is actually a question. Na with all the horror that happened sa Manila Film Center, saan ba tayo dapat mas matakot? Dun ba sa mga namatay? Sa hundreds na natabunan dun? Or dapat ba tayong mas matakot dun sa mga taong responsable kung bakit sila namatay? And with that, let us know your thoughts regarding this Manila Film Center. Kasi ang dami ng, for sure, ang daming nakapunta dito kasi isa na to sa mga haunted places talaga sa Philippines. And kung meron kayong mga horror stories that you want to share, you can always reach please us. Please don't share. Oo. Actually, sasabihin ko na i-reach out tayo sa House the Podcast. Diba? Pero hindi. I-DM nyo si Kathleen. Si Kathleen. It's Kathleen Nicole. No! Nicole. No! So yun, i-DM nyo siya. What? And yun nga, kung meron...
Kung meron kayong mga alam nyo na mga nakakatakot, na mga kabanglit, mga kapanindig balahibo, share nyo siya kasi bilang ako, isang spiritual ano dito, enthusiast. Spiritual enthusiast. Gusto ko pong gumawa ng episode regarding dito. Ay, I love it. Huh? Thank you so much. And this has been Kat. Ay, Pat pala. Oh, di ba nawala na ako sa realidad? Si Pat na pala to. And I'm Liz. This has been Kat with Regi for the House of Us. Happy Halloween, guys! Happy Halloween! Pray natin na pag total Halloween naman, ipag-pray natin yung mga kaluluwa ng mga natabunan sa mga natin. Okay? Okay.